Totoo pala talaga na ang dami talaga mga food dito sa Boracay. Kaya eto, naisipan ko ipakita sa inyo yung mga kinain namin sa 5 days and 4 nights na stay namin dito. So una sa lahat, dito po kami kumain sa May Red Coco Inn Restaurant. So dalawang beses kami kumain dito dahil walking distance lang to sa amin at ayan po yung mga food nila. Nagustuhan talaga namin lahat ng food, masarap naman, kaya ayun, umulit talaga kami ng isa pang beses. Price range po dito, inaabot ng 2,000 to 2,500 pesos for 4 adults. Hindi naman masyadong kumakain yung mga bata, kaya hindi ko na sila binilang. Kaya yung in-order namin dun sa day 1 namin, dun sa day 3 na pagbalik namin. Lahat talaga ng food dito, nagustuhan ko. Kung pwede nga lang hindi na mag-explore sa iba, pwedeng-pwede kasi malapit lang to dito sa hotel namin. So after noon, pumunta naman kami dito sa D-Mall dahil nandito lahat ng mga food na sikat dito. So first on the list nga pala is itong Halo Mango. Tama talaga to sa mga pinupuntahan ng mga turista kapag ka pumupunta sila dito. Para sa presyo, medyo affordable na rin dahil yung hawak ko na yan nasa 180 pesos lang. Okay na rin yung presyo para lang ma-experience natin. So ito nga yung pinakaunang beses na titikman ko siya at talaga nasarapan ako. Hindi ko ma-explain yung lasa, para siyang gelato tapos meron siyang totoong mangga sa gilid. Yung pinaka-ice cream niya, parang artificial lang yung pagka-flavor ng mangga. Hindi ko sure pero yun kasing nalalasahan ko. Pero ayan, meron naman totoong mangga sa gilid kaya okay na okay pa rin para sa presyo niya. So itong second na tinry naman namin is itong Coco Mama. Naman, ice cream po siya na nakalagay sa shell ng nilong. Ayan, pumila na ako dito dahil ang daming mga turista dito banda. Itong binili kong to, nasa 190 pesos. Ice cream na yan, dalawa yung flavor, vanilla at saka pandan. Parang meron siyang roasted biko sa taas tapos totoong mangga din. Suhan ko rin yung lasa, masarap, para siyang yung mga dirty ice cream sa Pilipinas. Pero syempre, ito in-upgrade kasi nga meron siyang totoong mangga. Tapos sa ilalim, ayan, kapag kakumain ka na, meron siyang totoong coconut. When it comes sa presentation, feeling ko mas okay to kasi nga nakalagay siya sa coconut shell. And for the third ice cream naman na itatry na namin is itong Ube Mama. Ito hindi siya sa harap banda, talagang hinanap namin sa pinakadulo. Hindi pwedeng hindi ko matry to dahil sobrang hilig ko sa ube. So sa mga ice cream na natry ko, ito yung pinakamahal. Nasa 320 pesos po yan. Medyo nag-alangan pa nga akong bumili nung nakita ko yung presyo at wala siyang ibang size na pwedeng pagpilian. Pero ayun, para sulit naman yung paglalakad namin at paghahanap na itong stall. Malaki na rin siya at talagang sobrang sulit na para sa aming dalawa ng asawa ko. Isang cup lang yan pero kasya na sa aming dalawa. And thankfully talagang hindi ako nagsisi dahil sa lahat ng ice cream na natry ko, ito talagang pinaka paborito ko sa lahat. Sa ibaba niya, parang meron siyang yung mga malagkit sa bilo-bilo. Katulad ng lasa, talaga nagpapasarap siya dito sa ice cream. Grabe, kung babalik ako ng Boracay, hindi pwedeng hindi ko to i-try ulit. Affordable naman na kainan yung hanap ninyo, meron din ditong Andox. Mare, literal, eto yung pinaka-pinakamura sa lahat ng nakainan namin. Para sa aming lima na kumain dito, nasa 851 pesos po siya. Tapos lahat ng in-order namin, meron ng kasamang free na Pepsi. Nag-order pa nga kami ng extra na chop suey dito at saka ng sinigang. Must try talaga to kung on a budget lang kayo. Next naman is etong 101 Sizzlers. Maganda kapag kagabi yung ambiance, lalong-lalo na maraming ilaw. Tapos ayan yung presyo, medyo affordable lang din naman. Yung nabayaran ko naman dito para sa aming lima is nasa 1,300 pesos. Ayun nga lang, late ko nang naisip na hindi pala na-serve yung fries na in-order namin. Bayaran siya pero hindi siya na-serve sa amin, kaya sayang. At naman yung mga food at ulam, pero yung hindi ko talaga nagustuhan yung kanin kasi sobrang mabatter. So on the list naman is itong Jammers. Matagal na daw to dito since 2002 pa. Ang dami namin nakitang mga turista na kumakain dito, kaya ayan, naisip namin na dito na lang din kumain. So eto lahat ng mga in-order namin, tig isang serving lang kami ng asawa ko, isang shake at saka isang fries para kay Kuya Maki. Sa presyo, nasa 1,260 po siya. Kahit medyo mahal, okay naman din. Kung mahilig ka sa mga Mediterranean food at saka sa mga Arabic food, okay na okay. Pero alam ko mas sikat yung mga burger nila dito. Next naman is itong one and only na cafe na natry namin, which is Cafe Del Sol. Literal na coffee lang talagang in-order namin dito at itong sa akin is mocha. Na 290 pesos itong isang cup na to at nag-share na lang kami ng asawa ko at grabe ang sarap niya. Meron silang mga drinks na 200 pesos lang, 180. Pero itong sa amin, 290, the best yung lasa. Mga mare, alam nyo bang eto, nanalo ka ng 770 pesos in just 2 minutes. Ngayon nilaro ko dito yung Candy Baby. Kung mahilig ka sa Candy Crush, katulad na katulad siya. Ayan, 50 lang yung bet ko dito at grabe, ang bilis talagang manalo. Kapag ka merong nagdikit-dikit na apat na colors dyan, eh talagang siguradong win ka. And this time, ayan, nagbet ako ng 100 pesos naman at ayan, grabe, talagang combo yung nakuha ko. Napakarami. Imagine 100 pesos ko ganyang karaming nakuha, diba? Hindi talaga ako makapaniwala dahil ayan, nagtry lang naman ako tapos nanalo pa ako ng 770 pesos. Aba, napakabongga. Imagine, para lang siyang Candy Crush tapos ganyang kumanalo, diba? Totoong pera. Interested maglaro, pwede muna kayo ditong mag-recharge. Kahit 200 pesos lang nagagamitin yung panglaro using GCash at pwedeng-pwede rin kayo ditong mag-withdraw kapag ka nanalo using GCash or Paymaya. Sa mga interested naman maglaro, pwede kayo ditong mag-sign up, maglagay ng email, ng password, i-check nyo lang yon, pwede na kayo mag-create ng account. Yung paalala lang po na bawal po to sa bata. O siya mga mare, yung link nasa comment section.